Magandang araw mga kaibigan, ito na naman tayo, no? Nandito tayo sa Freeway Baliwag at kasama natin uli si Mr. Jansef Galvez. Hello! Magandang araw sa inyo, sir. At ngayong araw na to mga kaibigan, siyempre meron tayo ditong unit na pag-uusapan, iikutan natin to. O bali parang like Expander GLS yung ibablog natin ngayon para sa ating mga viewers. Ayan, so umpisahan na natin sa presyo, magkano itong presyo nito. So 1,198,000 na po unit price natin for Expander GLS. Meron naman tayong cash discount dyan, ano? Yes, so at the end of this video, tatanungin natin kay Sir Seb kung magkano yung magiging down payment and monthly, kung installment, installment at saka kung cash transaction, cash. Kung meron ding discount. So, installment, cash, or bank PO mamaya. Mga pag-usapan natin. Pero, tara, simulan na natin tingnan tong unit na to. Parang like, sa harap natin, nandun pa rin yung, kumbaga, elegant design. Ano? So, dito sa, ano natin, sa pinakataas, makikita nyo parang may line siya. So, hindi yan yung pinaka-headlight natin. Yung headlight natin nandito. Ayan, so kung makikita nila, may tatlong projector. So yung dalawa dito, yung pinaka-low beam natin na headlight. Okay. Then yung pinaka-nasa dulo, yun yung pinaka-high beam natin. Ah, okay. So LED. So yung ganitong headlight, available siya for GLS variant. Okay. So for GLX kasi, multi-reflector ito, isang buo. Okay. So, tapos ito nga palang nasa taas, ano tong... line guide to, or yung iba kasi tinatawag siyang DRL. So iba-iba kasi. Then nandun pa rin yung chrome design natin, same dun sa mga Strada and Montero design natin na may ganito siya. So yung pinakatawag pa rin ito yung dynamic shield design front fascia. Okay. So para dito sa grill natin, glossy design or yung piano black finish na grill. Okay. So yan, makinis po yan. Then, so dito yung sa grill natin is yan. Kung makita nyo, medyo cross-cross siya. Oh. Yung iba, ang tawag sa kanila is mesh grill or honeycomb. Okay. And dito kasing nasa baba, nakikita nyo, is ano to, accessories to. So genuine accessories for Expander. Ah, ito nilagay lang to? Oo, bali. Ah, okay. Ito kasi is test drive unit po natin. So may naka-accessorize siya. All variants natin, hindi lang GLS, is installed na rin siya ng fog lamp. From top of the line? Kahit yung manual natin, may fog lamp na rin. So before kasi pag GLX wala eh. Okay. So for GLS, so lahat ngayon ng variant natin for Expander is meron na po tayong fog lamp. Then dito paring Lyco sa tires and mags natin, makikita naman nila is two-tone alloy siya. Uh-huh. Meron tayong black and yung chrome or silver. Uh-huh. Sa size is 17 inch yung rim natin. Mm-hmm. Then para naman dito sa tire natin is 205/55 rim 17. Okay. Then dito is 9-inch ventilated disc siya. Disc brake na yung harapan? Disc brake yung harap natin. Then pagdating naman parang Lyco dun sa suspension natin is MacPherson strut coil spring with stabilizer. Yun. Sa design naman natin sa side, so start tayo dito, chrome siya, hindi siya body color. Okay. So chrome, tapos meron tayong integrated, LED dito, LED. Turn signal light. Dito is yung plain na body color. Body color. Pero dito sa door trim natin, meron tayong chrome din. Chrome, so isang straight din yan hanggang doon sa dulo. So binabagayan niya to sa kahit ito. Wala dyan sa harap hanggang dito. Sa likod. Wala bang ano to, camera sa ilalim? Wala, wala. Yung 360 cam. 360 cam. So yung para sa Montero natin. So para dito naman sa door handle natin is naka-chrome din siya, hindi siya naka-body color. Then meron tayong smart entry button or yung KOS na ano natin. So meron din siyang remote. Kasi nga, push start engine na to mga kaibigan. So for GLS lang, mga kaibigan. For GLX kasi, wala tayo nito. Ano ba to? Pinalagay lang ba to? So, yan. Again, same yan do sa front natin, accessory. So set po kasi yan, front, side, tsaka yung rear. So ito, for GLS, medyo i-disregard natin, hindi po ito kasama. Yung sa actual na unit na GLS. So again, add-ons po yan, accessories po. So baka mamaya, mabulagan kayo mga kaibigan, akalain nyo kasama to pag binili yan. So ito kasi, kumbaga, nilagay dito lahat yung mga accessories. Okay. Ang may rupre lang natin yung sa cross. Sa cross. Ito, test drive to, no? Test drive unit po natin. So, anytime, pwede kayong magpunta dito sa Freeway Baliwag para in-test drive to mga kaibigan. Hanapin nyo lang siya. Parang sa mga Severino. Gustong magpa-set or magpa-point ng test drive natin for Expander GLS. Paki-message lang po ako kung gusto nyo or kahit si Lyco para ma-set natin yung appointment or schedule nyo para sa test drive unit natin. Ayan, hanapin nyo lang yung poging-pogi nating ahente dito sa Freeway Baliwag. Para siyang naka-UP, di ba? Oo nga, dito. So, pag-ano? Design siya for Expander na for aerodynamic siya. Tapos dito nga, ito rin. May mga cut-dings sa ilalim. So, for aerodynamic, so yung flow ng hangin is
diretso. Ayos. Rear natin, naka-drum brake tayo compared okay. dun sa front natin, naka-disc brake. Ah, okay. Hindi sila magkapareho? Oo, hindi. Okay. Doon naman sa suspension po natin is naka-torsion beam tayo. Pagdating naman sa ground clearance, pare, gaano kataas to? So, yung ground clearance natin, pare, like, is 225 mm yan. Okay, pagkatapos nating makita yung harapan at saka yung sides, dito naman tayo sa rear. Pare, Seb, ano ba yung makikita natin dito? So, simula tayo sa taas. Okay. Kung mapapansin nyo, meron na tayong shark fin antenna doon. Okay. Hindi siya yung full type. Shark fin antenna. Na. Then, dito sa spoiler, default unit na expander GLS, equipped na siya na spoiler, plus meron tayong third brake light po dito sa spoiler. LED na yung tail light natin. Konektado po yan or connected doon sa design natin sa harap na T-shape. So, parang tagos siya na yung T-shape niya tagos rito. Dito. Okay. So, ito yung pinaka-tail lamp natin. LED. Tapos, etong nasa baba, yung di ba ito red, ito is yung sa reverse light natin. Reverse light. Then, yung para doon sa turn signal light natin. Dito sa gitna, yung Mitsubishi logo pa rin natin. And dito is, meron tayong reverse camera. Ayos. Yan, naka-install na po 'yan, hindi po 'yan additional na accessories or accessories. Naka-install na po 'to for GLS. Pag binili nila, kasama na 'yan. Kasama na po ito. Okay. Yung expander logo natin, 'yan emblem. So sa magtatanong ulit, wala ba siyang emblem for GLS or GLX? Oo nga, wala. Wala na po talaga tayo kahit doon sa ibang model natin, Mirage, Montero, wala na po wala yung na, no? Ano yung exact variant niya kung GLS or GLX. So, mapapagkamala na lang kung yung tungkol sa design. Yun yung mga exterior niya, kung ano yung mga differences niya. Pero mostly, yung kung ano na lang talaga yung unit niya. Expander. So, dito is expander. Then, dito sa baba, kasama to sa mga add-on accessories. Rear garnish ni expander. Ay. Para sa standard look ng expander GLS natin, wala po ito. Additional lang talaga to. Then dito is meron tayo rear reflector dito. So again, wala siyang ilaw. Sa fore reflector lang siya. Fore reflector lang dito. So ayun, nakala ko mga kaibigan, meron ditong backup sensor. Pero pag tinitigan mo siya, bilog lang siya na wala lang. Siguro po pwede rin ito abang. Baka. Ano? Kaya naka-forma siya ng backup sensor mga kaibigan. Pero kasi, ito wala pa nga siya. Kasi kung magpapakabit ka nitong ganito accessories, matatakpan talaga to. So, oo. Possible abang siya. So sa, kung bubutasan to, ayan. Sakong-sak. Talaga mo siya dyan. Ano nga pala yung fuel nito? Diesel or gas? Gas tayo. So, unleaded gasoline yung default natin for expander. Yung fuel tank capacity nito, gaano karami? So, bali yung fuel tank capacity natin is 45 liters. 45 liters? Yan, medyo malaki-laki. Malayo talaga mararating mo sa 45 liters. Then, may smart entry button. Meron din po sa kabilang side, sa driver side. Yeah. Siyempre, dito yung pinaka-main. Yung iba kasi wala doon sa passenger side. Mm. Tapos, dito lang sa driver in case side. Na, halimbawa, low bat, meron tayong physical dito. Physical key pa rin. So, gano'n nga pala kalaki yung makina ng expander natin, pre? Lahat ng variant natin for expander is 1.5 engine. Okay. 1.5 liter, 4 inline, double overhead cam, 16 valve, Myvec gasoline engine tayo. So, Euro 4. Euro 4 na. Max power natin, bali 104.5 PS at 6,000 RPM. Then, para doon sa max torque natin, 141 Newton meter at 4,000 RPM. After natin makita yung exterior, interior naman tayo mga kaibigan. Okay, dun sa may, yan, yung dito, nahawakan mo na yan, parang like ko, is hard plastic material. Hard plastic. May stitches siyang makikita mong design niya. Carbon fiber ba talaga to? Hindi, plastic din siya, kaya lang yung design niya kasi para siyang carbon. Parang carbon fiber, galing ano. Tapos ito nga. Yung opening natin is naka-chrome din. Chrome to. Then tapos meron tayong konting design dyan na silver. Dito. Yung cut nung leather natin doon sa plastic. So, dyan is meron tayong mga cup holder. Tapos may speaker. Yes. Again, yung mga leather seat natin for expander is for expander cross. Then for GLS and GLX, fabric. And then dito, makikita nyo is meron tayong adjustment sa height. Then sa sandala natin. Tapos yung sa front, dito. Sa harap. Ayan. So, six-way siya. So, up and down. So, pag height nung upuan mo, ayan. Tapos dito yung sa sandalan mo, then dito yung sa harap, yung pag forward and backward. Okay, so nandito tayo ngayon sa loob at nakita nyo naman yung aking headroom. Napakataas. Mm. Ayan, pinakamababa ata yung ano ko dito. Teka lang. Tingnan ko nga kung mapapababa. Ayan, ito pala. Pinakamataas pala yung lugar ko kanina. Oh. Mataas so, yan. Ito, mababa pa. Oh. Pinapababaan ko.
So nung pinababaan ko, mas lalong tumaas yung ano, head. Ah! Sang tangkal, no? Mga kaibigan, no? O, sa akin naman. Diba? Sa'yo? Yeah, makita nyo, mataas talaga yung noob. Ayan. So, iba sa passenger, wala tayong adjustment sa, ano, sa upuan. Sa taas or yung baba-taas ng upuan. Uh-huh. So, four-way lang siya, yung sandalan, tsaka yung, ano natin, yung atras. Yeah. Uh-huh. So, yung standard height niya, eto na. Para may reference lang kayo, 5'8 po ako. 5'8. Then, yan, isa. So, halos dalawang kamo. Dalawang kamo. Or, dangkal mo nga. Sa dangkal kulang siguro, pero almost isang dangkal. Mm-hmm. Din. Ayan. Ako naman, 5'6". Ayan, ba yung reference ninyo, pinakamababa na upuan na yan, na set, isang dangkal ko mga kaibigan. Mm-hmm. Mataas. Bakit ba parang wala namang susing nakalagay? Parang walang susi. Dahil yun nga, number one is KOS tayo, keyless operation po tayo dito sa expander GLS natin. So, pinaka-remote natin is meron tayong lock and unlock. As long as nasa yung susi, malapit sa'yo, pwede kang magpumasok sa expander mo, sa sasakyan mo, gamit yung smart entry button kanina. So, kahit hindi mo na gamitin dito, pindutin, basta nasa bag mo or nasa bulsa mo, pwede po. Pwede na. So, again, di ba kanina pinakita namin, driver and passenger may smart entry button. So, yung smart entry button po natin is gagana lang kung nasa ang side yung physical key natin. Ayun. Pero merong ano talaga dyan, yung pinambubukas nung yes, ano. Kung lowbat naman, ito pa yung physical key natin. Ayun. Pakita mo na natin kung paano mag-start yung sasakyan. As long as yung key natin is nasa loob ko or nasa bag mo, nasa bulsa mo, walang problema, basta nasa loob ka ng sasakyan. Then, push start po, depress lang. Tapak lang ako sa yes, brake. Isang push lang. Hindi naman kailangan i-hold. Basta one tap lang, mag-start na po yan. Ayun, no? Ganda, oh. Tapos, lilitaw na rito sa inyong MID. Yung kaninang lumitaw, pakita mo na nga uli natin, patayin natin ha. Tapos tapak natin yung brake, push start. Yun no, dito yung expander na logo dun no. Then dito sa steering natin, paring like ko, is yan. 3-spoke, leather up tayo. Dito meron tayong mga button, left and right. So ito is parang shortcut key para dito sa head sa unit display, natin. So meron tayong volume up, volume down, then yung left and right na panglipat ng, let's say, nakakonnect din yung Bluetooth phone mo for music, so yan, panlipat-lipat. Then yung mode is para po dun sa radio, Bluetooth, o yan, magana siya, mag-selection na. Mag-shift siya. Yan, FM, okay. AM, Bluetooth audio, yan. Ngayon. Yan, so, voice command. Voice command, ano? Hands-free button para dun sa answer ng call, tsaka end ng call. Oh. Ito pong icon na to is para po dun sa cruise control natin. Ang minimum speed po natin na kailangan is 40. Minimum po yan para para ma-activate yung cruise control. Para magamit natin or ma-set yung speed. Okay. Then may makita ko yung info button dyan. So, pagka pinindot mo yan, sige, parang like, pakipindot. Pindot ko. Yan. So, dito sa ano natin, sa MID, yung display natin. Ayun, nag-iiba. Nag-iiba pala siya. Ayan, so, isa pa. Ayun. Okay. Trip A, trip B, yan. Yan. So, yung dyan po is para dun sa liwanag. Oo, yung parang pinaka contrast natin. Ayun, okay. So, pwede mo siyang diliman or maliwanag. Okay. Yung pinaka backlight niya. So, dyan sa baba naman, makikita mo parang like ko is yung adjustment natin para dun sa side mirror natin. So, left and right muna, then adjust mo yung gusto mo na view dun sa side mirror. Yan. Ayun, so, gumagalaw. Oo. Okay. Then yung isang button naman is para dun sa ikaw yung makakapag-manual na fold nung side mirror natin. Minsan kasi may madadaanan tayo na masikip na kailangan talaga natin siyang itupi or i-fold. Hindi mo siya kailangan i-manual dahil meron tayo dito. So pipindutin na lang. Mm-hmm. Okay. Ating pinaka-head unit or yung monitor natin is 7-inch smartphone leak display audio or yung SDA na tawag. So touchscreen po yan with Apple CarPlay and Android Auto. Then, Bluetooth, tuner, and USB port. Yan, meron tayo dyan. Ito yung dashboard niya. Makinis, malinis. No? Walang sagabal sa paningin habang nagda-drive. Tapos ito, mapapansin ninyo, ito, leather din to pare. No? Bali, isang straight din yan. Oo. Itong nasa, ano na to, parang metal na to. Ano ba yan? Metal talaga yan? Hindi siya metal. So, parang yung design niya lang is metal siya, pero hindi. Plastic lang yan. Tapos, meron ditong lalagyanan dito sa ilalim. So, and, yung glove box, no? Easy access sa driver. Ayan, tapos malugod pa. Yan, meron ding dalawang tweeter, speaker. So, ilan yung total na speaker dito, pare? Yung speaker natin for expander is 6 speaker. So, six speaker. Tapos may 2 tweeter tayo. Ayan. Bali, 4 na malalaking speaker, saka dalawang tweeter dito. Kaya 6.
Sa iba kasi ang design nasa taas yung aircon, nasa baba yung ano. So sa atin nasa taas yung head unit, baba yung aircon natin. Mapapansin nyo, is digital na po yung mga controls natin for aircon. So digital makita nyo sa fan blower, then dun sa may ano natin, thermostat. So cool. Then yung pataas is hot. So yung hot din naman masyadong ginagamit dito sa atin unless magpapatuyo ka ng medyas ano. Oo, ayan, umiinit. Umiinit talaga. So cool lang natin. Front defogger yan. So sa rear defogger. Max cool is parang yung sa autoclimate natin once na pinindot natin yan. So yung fan blower mo, lalakas. Tumalakas yung hangin. So kung medyo nagmamadali kang palamigin yung sasakyan, pwede mo i-max cool para lumamig agad. So okay, pwede mo naman manually ibaba ulit. Then yung sa mode naman, makikita nyo yung direction po nung flow nung aircon natin. So meron sa harap, tsaka dun sa ibaba, sa paanan. Then dito is more on sa paa lang, wala dito. So paa plus yung sa front defogger natin. Okay. So dito, yan yung normal naman na ginagamit natin. Yung sa mukha lang. Make sure lang na lagi siyang may AC icon doon sa pinaka-display natin. Mm. Makikita nyo naman, AC yan. So let's say may nakaupo ditong bata, aksidente, mapipindot po ito, mawawalan po kayo ng lamig. Lamig, magiging ano lang siya, fan blower, kahit isagad mo yan, fan blower lang po. Oo, so hindi po sira aircon natin, pa-check mo na kung naka-off po yung AC. So yan po yung pinaka-air conditioning natin. So yung iba, ilaw eh, no? Mm-hmm. Ito yung pala indication yung lang siya na AC. Yung pinaka-icon na ano, no? Na AC air. Ito, AC mismo. Mm-hmm. Then ito po is dapat lagi siyang naka-on, hindi po siya naka-off, dapat naka-ganyan. Flow din ng aircon mo is malamig din yung pinagkukuha na niya. Unless kasi pagka ganyan, lagi yung parang galing sa labas. Galing sa labas. So, i-off natin aircon. O pag in-off, paano mo siya i-on? Dito na. Yun. Wala siyang on, mga kaibigan. Mm-hmm. Bali, pag off mo, naka-off aircon, pwede mo diretso max cool. Ayun. Doon na siya mag-off. Oh, galit na galit yung fan blower. O, off or dito sa pinaka-ano niya. Ano? Fan blower. Fan blower. Okay. Meron tayong 12 volts car charger. Wala po siyang cigarette lighter. Yan na po yung labas natin ngayon. Dito, meron tayong USB. Dahil may nakasaksak po tayo. Lobat yung camera. Nakasaksak yung USB yan po. Sample. And dito, mga additional lang na mga konting packet. Lalagyan. So, ano? So dito, pwede yan, cellphone. Then. Yan, mga wallet. Yung button balikan natin is overdrive po yan. OD off and OD on. So, electronic parking brake po tayo with brake auto hold. Oh. So, yung brake auto hold po natin, magagamit mo yan pagka naka-seatbelt ka. Pagka hindi ka po naka-seatbelt, hindi natin magagamit yan. Hindi po gagana yan. Oh, okay. And makikita nyo, may dalawang cup holder tayo. Then, dito sa center console or yung armrest, meron din. Same nung color nung nasa harapan natin na leather. So, dark brown siya or dark chocolate brown. So, malambot siya, masarap sa siko. Mm-hmm. Pag open naman natin, meron tayong malaki pang storage dyan. So, wala nang ibang makikita dyan? Walang charger or any? Ano? Wala. So, isa sa lalagyan, mga... Then, isa lalim, sa mga yeah, key feature or key selling points ni Expander. Ito, meron tayong tissue ano, holder dito. Ayun, ang pinakamalupit. So, para shoot mo lang dyan yung tissue, kuha ka lang. Light gray, ano? Or light gray? Silver. Hindi ba yan beige? Hindi siya beige. Ang beige kasi yung parang may pagkadilaw siya ng bahagya. So, ano siya? Light gray. Okay. So, dito, meron tayong mirror. Ay, sa passenger? Sa passenger, sa driver po is wala. Wala, mga kaibigan. Meron lang siyang ticket holder dito. Mm-hmm. Saka dome light natin. Dome light, ang kulay. Siyempre, yellow. Ayan, yellow. So, rear view mirror. Manual. Manual lang siya, mga kaibigan. Yes. Dito sa manibela, mga kaibigan, ay meron siyang tilting function and telescopic function. So, regular yan dito sa ating Expander. Okay, dito naman tayo sa second row. Ano makikita natin dito, parang Seb? As mapapansin nyo kagad, is meron tayong second row na aircon. Dito, no? Meron tayong controller din dito para doon sa fan blower niya. Okay. Then, malakas ah. Oo, so bukod din yung aircon natin dito sa likod, hindi lang siya blower. Air vents din, ano? Mm-hmm. Then dito naman sa center console natin, diniscuss natin dito kanina, yung ito, leather siya. Then pagdating dito sa likod, so meron tayong mga additional na. Ito, saksakan so, charger, ano? USB type and yung type C. Both naman, parehas, meron tayong hand grip. Ano tag dito? Actually, lahat dito may hand grip. May hand grip tayo. Yeah. Ang wala lang dun sa may driver side natin. O, di lang pwedeng makasakay? So, standard naman kasi talaga natin dito, 7-seater. So, 2 sa harap, 2, 3, and 2. And 2. O, ngayon, kung maliliit, kaya naman 2, 3, 3. As long as maliliit din yan sa likod. So, dito sa harap, yun yan. Kung hindi naman siya nakababa, pwedeng tatlong upuan. Ngayon, kung gusto mong semi-date tayo, naba nagkakape, yan, baba nyo lang, meron tayong
armrest na rin dito. Plus, meron tayong lagayan ng kape or kahit ano, juice or drinks. Meron nga rin dito ang dome light dito sa taas. Ngayon, may tatlong, dalawang seatbelt dito. Tapos, yung seatbelt dito sa gitna, eto mga kaibigan. Nasa gitna, pa ganun dito. Yun. Kaya, tatlo. Kaya, lahat ng mga nakaupo dito, may seatbelt. Ang nakita ko lang pala na medyo ano rito, wala siyang headrest dito sa gitna. Para sa third, yung sa nakaupo sa gitna. So, ang mangyayari yan, sasandal na lang. Ayan, mga ano, girlfriend ninyo, okay. Diba? Dito nyo pa, dito nyo pa upuan para pagka-inantok, sasandal lang. Sandal na lang na pag-inantok. Itong upuan dito sa second row, na-adjust din pa-abante. Okay, at so, pa, parehas, dalawang taligo. Ayan. So, na-adjust yan. Ayan. Ayan. So, tara, punta tayo dito sa likod. So, adjust natin ito pa ganun. Tapos, i-fold natin. Ayan. So, kailangan pala, nakasagad pa pa-talikod. Ayan, tapos saka natin i-fold para may tumble down natin ang maayos. Ayan. So dito, maluwag din. Oo. Dalawang tao yung sasakay. So kung gusto mo ganito yung design na maluwag ka, tapos kagalit mo yung nasa driver, pwede ka sa dulo sumakay. Itubi mo yung nasa gitna, yung second row, tapos dito ka sa malayo. Tapos, pero try natin i-ano muna, ibaba to. Ay, baba. Maluwag to. Tignan natin. Ayan. Ayan. Pagka mayroong sasakay dito sa harapan, kailangan mong i-abante ng konti. Ito kasi yung design na to, sagad yung atras nito eh. Ito. Pero ano pa rin, okay pa rin. Okay pa rin. Manageable pa rin. Dikit na dikit nga lang yung tuhod ko rito. Kaya lang ito kasi, considering na sagad tong second row natin na dito sa likod. Try ko nga tawag doon, iliad. Okay, mas better. Pagka nakaliad ng konti. So meron din tayong ano dito, yung headrest. So pang dalawahan lang, kaya dalawa yung headrest natin dito. Siyempre, seat belt kompleto din yan. Siyempre yan, meron tayong 12 volts car charger. Ayun, hindi dito ka na manghihiram ng charger doon sa gitna at saka sa harapan, dahil lahat ng mga row merong charging pero port. Dito sa third row, siguro doon yung may dala kang ano. Yung pang car charger. Yung adapter. Tapos yan, may kabilaan side, may cup holder. May cup holder and mayroong mga lalagyanan ng kung ano-ano mga bagay. Dito sa likuran natin, may makikita kayo kung sisilipin niya. Pakita natin sa camera. Mamaya, atas siguro natin. Makita nyo, meron dito. Ito. Ito kasi yung pinipindot pagka pupuksan natin itong likod. Yan. Tapos may makikita ka pa dito yung bilog na button. Okay. Itong bilog na button, para dun sa yung diniscuss natin kanina sa driver and passenger side, yung may smart entry button natin. So same din dito, pagka pinindot nyo yung kanina yung button na pinarito ko, yung bilog, maglalock din yung sasakyan. Sige, isa pa nga. Ayun, so merong button dyan para ma-unlock and unlock yung sasakyan, mga kaibigan. So basta lahat ng pintuan. Meron, basta nasa pulsa ko kasi susi. Pagka pinindot ko, sir, yan, makita niya yung pinindot dito. Sige. Nag-lock din. So nakalock yung sasakyan natin. Yan, so puwera lang dun sa second row. Nakalock. So wala talaga siyang pindutan. So doon, sa driver side, dito sa likod, at saka doon sa passenger side, mga kaibigan. Bukas natin ang pinto, ano yung makikita natin dito? So una, syempre itong pwede tayo maglagay ng mga baggage dito. Mm-hmm. Then dito sa ilalim, makikita mo meron tayong space. So for example, sapatos, chinelas, or yan. Or kung meron man kayong, halimbawa, namalingi kayo, may ayaw nyo nung aamoy, or medyo maamoy pinamili nyo, pwede dito para naka-cover siya. Ayun, okay. Tapos yung spare tire, pre, nasaan? Ang spare tire po natin is nasa ilalim. Ayun, pakita nga natin. Bali, nasa ilalim yung spare tire natin. Then, yung control, yung para maibaba natin siya, eto. Ayan, tanggalin nyo to, tapos gagamitan natin yung basic tools natin. Okay. So, iikot lang siya counterclockwise, then bababa po yung spare tire nyo. So ngayon, pag-usapan naman natin yung down payment and monthly payment and kung may discount nga ba kapag ka-cash transaction. Eto, bahala na si paring Seb sa inyo. Again, ang unit price na po natin starting this January 2023 is 1,198,000. Gusto nyo, alam nyo ba, installment basis po tayo. Ang down po natin is nasa around 100,000.
$8,105. Mm-hmm. So again, depende po yan sa magiging approval natin. So may mga approval kasi na makakuha nga tayo approval pero i-hire down naman ni banko. Okay. Di depende po tayo sa approval na makukuha natin kay mm-hmm. bank. And yung 4 monthly amortization natin sa 5 years nasa around $24,100 po pataas. Cash transaction naman? O, sa cash and bank PO, almost same naman tayo ng transaction. So cash natin is $1,198,000. Again, ang discount natin is $102,000. Mga kaibigan ha. So paglaruan so, nila nun, kung gusto nila magpalagay ng accessories sa sobrang laki nung discount, bibili kayo ng accessories, pakabit nyo rin sa unit ninyo, so, di ba? Kung ikukunin natin net price niya is $1,096,000 na lang. So ganoon din pag PO. Pag PO. So meron lang konting mga add-ons tayo. For example, yung insurance is let's say kung bank PO yan or cash, meron pa sariling insurance. So magkaroon na tayo additional 40 PL. Ayan. So i-message nyo na lang ako para sa full details niyan. Then yung sa color naman, quartz white pearl, may additional tayo 15. So yung mga hindi nakakaintindi dun sa mga terms na sinasabi namin, malalaman nyo yan pagka kinontak nyo kami or si Paring Seb. So much for that dahil ito naman ay walk around yung ginawa natin. Mm-hmm. So pagdating dun sa mga information na ganun, personal nyo na lang kung kausapin kami. Mm-hmm. So kung may mga ano pa kayo, additional question, kontakin nyo na lang ako. Pwede nyo ako kontakin sa 0975-018-9770. So yung dealer po namin is nasa freeway Baliwag po kami, Baliwag Bulacan po. So kung gusto nyo rin mag-visit, kung malapit po kayo dito sa area, mas okay po. Text or chat lang po kayo if ever dun man sa mga gusto magpa-appoint ng test drive natin para ma-set po natin. So kung nagustuhan nyo itong video na to mga kaibigan, kung nag-enjoy kayo, maraming salamat at huwag nyong kakalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. And kung dito kayo sa Facebook page nanonood, huwag nyo rin kakalimutang mag-follow. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next video. Bye-bye!